أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله ang pagpapatuloy na ating pagpapaliwanag na aklat na Al-Aqida Al-Wasitiyah na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Alim Ibn Abdul Salam Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala. So alhamdulillah, ang sa pagpapala ng Allah Subhanahu wa ta'ala, tayo ay umabot na sa pang 16 na lesson o halka o dars, na ang pag-aaral na akida o ganitong uri ng mga aralin, ito ay medyo talagang kailangan ng sabar. Kaya lang ito ay talagang paulit-ulit kong binabanggit na napakahalaga sa mga Muslim. Ngayon dumarating ang mga panahon na marami mga Muslim na sumasali sa mga gawain na hindi naman kabilang sa mga katuruan ng Islam. Kaya talagang isang Muslim na kahit papano, kung merong kahit kunting kaalaman, na talagang unahin talaga ang pagbibigay ng aral o pagpapaliwanag ng akida o ng tauhid, kung ano ibig sabihin talaga ng iman, ano ang Islam, unang-una sa lahat, kilalanin ng husto ng mabuti ang Allah Subhanahu wa ta'ala at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ba talaga ang tunay na karapatan niya sa atin bilang isang sugo. Kaya makikita natin maraming mga nakikipagtalo pa sa mga taong may proof o may evidence o may dalil na akal lang pakikipagtalo ay wala naman silang katibayan. Sinusunod lamang nila yung kanilang nagugustuhan, yung kanilang mga ninuno, yung kanilang kinagisnan, yung karamihan sa maraming tao. Ang Islam hindi ito sa karamihan o magmula sa tribo o sa anuman. Ito ay magmula sa Allah Subhanahu wa ta'ala. At ang ating Islam na tinutukoy dito na magmula sa Allah Subhanahu wa ta'ala base sa dalil. Ito ay magmula sa evidence o sa proof na lagi talaga nating panghawakan hanggat maaari. Huwag tayong magsasalita ng walang dalil o proof. Kaya alhamdulillah, ito ay isang biyaya ng Allah Subhanahu wa ta'ala na ako ay napabilang doon sa mga nag-aaral sa mga ulama na tinuturo talaga na sa amin ang mabuti na hanggat maaari huwag kayong magsasalita, huwag kayong magsusulat nang wala kayong dalil. At ito ang pinakamahalaga sa lahat. Ang Islam base sa dalil. Ang din ng Islam ay may dalil. Walang, hindi imagination lamang, hindi isipan, hindi haka-haka, hindi superstitious. Kaya ngayon, libo-libong mga kapatid natin, mga Muslim, minsan namumuno, may mga namumuno pa sa kanila. Inaprobahan ang pagdiriwang ng mga pinuno, ng mga ibang mga ulama, na sa halip na ito'y kanilang pagbawalan, ito pa ay kanilang pinahintulot at napakarami pang sumasali. Subhanallah, sino ang titigil sa pagpapaliwanag ng salitang ng katuruan na akida kung yan ang nangyayari sa kapatid natin? Napakaraming mga Muslim ang involved sa mga gawain ng bid'a, o kaya at ang bid'a na yan talagang strange na ang ginagawa na sa Islam, na mayroon na sila ay napupunta na sa shirk o gawain ng paggaya ng hindi mga Muslim na mga kupar. Kaya nakakatakot talaga sa Islam hindi pag-aaral, lalo sa ganitong lumilipas ang panahon. Napakahalaga talaga ng pag-aaral, lalong-lalo na ang ating akida, magmula sa Quran hanggat maaari. Lagi tayo may dalil sa Quran at sa Sunna. Kaya pagpapatuloy ng Imam Rahimahullah, sabi niya rito sa kanyang aklat, wa qawluhu, so tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagpapaliwanag ng mga jumla, ng mga series, ng mga ayat ng Quran. Puro ayat ang kanyang dalil. Subhanallah. Puro ayat ang waqauluhu, wayabka wajhu rabbika dul jalali wal ikram. Pangalawang ayat, waqauluhu, kullu shay'in halikun illa wajhu. So ito muna ang ating yung paliwanag, dalawang ayat. Na ang unang ayat na sa Surah Ar-Rahman, sinulat ko rin niya sa Surah Ar-Rahman, ayat 1. Number 27. Pangalawang ayah, Surah Al-Qasas, ayah number 88. Na dito sa ayah na ito, Confirm ng Allah Subhanahu wa ta'ala na meron siyang wajs, na isa sa kanyang sipat wajs na nabanggit sa Quran.
Literally ang ibig sabihin ng salitang wajh sa sabi nga ng mga ulama sa lugat ng Arabiya na ang ibig sabihin ng salitang wajh ay yung tinatawag na piluga mustakbil kulli shay na kung saan nakaharap ay nakaharap sa lahat ng bagay. At talaga ang halimbawa sa anuman yan ang nakaharap. So nabanggit na Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya aklat sa Quran at ito'y babasahin natin ang mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang isa sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala wajs. So ang mga Muslim, karamihan sa mga Muslim, alam nilang ibig sabihin ng salitang wajs. Literally, kapag i-translate natin sa wikang Tagalog, mukha. Yan ang mukha. So kaya may mga Muslim na asabihin nila hindi yan maaring hindi maaring maging katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala ang wajs kasi nga may wajs ang nilikha. Ano, may tao, hayop, ano mang uri ng nilikha. At may mga nabanggit na mga ayat sa Quran, hindi lamang mga nilikha na may kaluluwa, maging ang nabanggit ang wajsun nahar. At tulad doon sa ayat na yun, nabanggit doon na ang pagwajs ng araw o ng day. So ang pananaw natin o posisyon na isang Muslim na talagang nakahawak sa revelation kung ano lamang ang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi tayo aalis. Katulad ng palagi kong pinaliliwanag, kapag i-describe natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan kukunin natin ang paliwanag na yan o pag-describe sa Allah subhanahu wa ta'ala magmula lamang sa Quran. Hindi natin siya i-describe sa ating isipan. Magmula sa ating isipan. O kung ano narinig natin sa karamihan, o kung ano ang narinig natin sa mga sabi-sabi ng mga tao. So, i-describe natin Allah subhanahu wa ta'ala sa kung ano nabanggit niya sa kanyang sarili. Kaya lang, sabi nga natin, pareha, ang pareha dyan ay pangalan lamang. Laging laysa kamitlihi shay, walang similar sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit magkapareho ang pangalan at na nabanggit sa Quran, kaya lang total ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi katulad ng kanyang mga nilika. Sabi nga sa aya, laysa kamitlihi shay, wala siyang similar, walam yakun lahu kufuwan ahad, nothing like him, la tadribu lillahil amtal, huwag niyo yung bibigyan ng kahalintulad ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang ating position palagi bilang isang Muslim na nakahawak sa revelation. Kaya ang mga kaya lang sabi natin confirm sa Quran na nabanggitong wajs, hindi natin pupuntahan yung paliwanag. Walang paliwanag. Kung walang paliwanag, hindi pinaliwanag na Allah subhanahu wa ta'ala, titigil tayo. Kaya ang ating tinatawag nating kaida sa anumang uri ng katangian o asma o sipat ng Allah subhanahu wa ta'ala, sipat katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, unang-una, wala min gairi ta'til, wala takib, wala tamtil, min gairi wala ta'til, wala ta'rib, wala tamtil, wala takib. Ibig sabihin, hindi natin ito i-reject kung ang nabanggit sa Quran, paniwalaan natin. Dahil ang pag-reject ng anumang uri ng salita sa Quran, ito ay hindi paniniwala sa Quran. Hindi natin ito pwedeng palitan. Wala tahrib. Hindi natin ito papalitan o iibay natin ang kanyang kahulugan. Hindi natin pwedeng palitan. Katulad ng mga ibang mga Muslim na ginagamit ang isipan, hindi pinupuntahan ang Quran, nasabi lang, ibig sabihin dito ng salitang wajs, hindi wajs. Ang ibig sabihin dito ng salitang wajs ay dat, o kaya yung jiha, o yung direction, o kaya yung tawab, o gatimpala. Napakalayo sa meaning ng aya. Napakalayo sa meaning ng aya. Ang mga tao, na mga Muslim na hindi nag-aaral na akida, kung alam marilig na, sunod-sunod na lamang, hindi nila tinitingnan ng mabuti, tiniintindi yung text ng Quran. Kaya marami ditong naliligaw. Kaya yan ang naging dahilan ng mga Kristiyano na sila ay bumibitaw sa revelation dahil ginagamit nilang palang isipan hanggang sa bigatin, nabanggit na ano na ganito ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lang dinidescribe nila hanggang sa maging kahalintulad na ng isang nilika. Pinupuntahan sa tinatawag nating kaypiya o kung papaano. Kaypiya. So ang words ng Allah subhanahu wa ta'ala confirm sa Quran na banggit dito sa ayan na ito na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wayabka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Bago yung ayah niya, sabi rito ng Allah Subhanahu wa ta'ala, kullun man alayha pan. Sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, lahat ng mga nilika ay maglalaho o mamamatay o mawawasak o magtatapos. Pagkatapos, wayab ka wajhu rabbuka, rabbika, at mananatili ang wajh ng inyong Rabb, ng Allah Subhanahu wa ta'ala, inyong Creator, dul jalali wal ikram. At in-describe niya ang ibig sabihin sa salit ng kanyang wajh. Ano ang sipat o katangian ng kanyang wajh? Sabi, ang kanyang wajh ay jalal, pinakadakila sa lahat. Ikram, pinaka, hindi, walang katintulad sa kanyang nilika. Pagkatapos niyang banggitin dito ang wajh, describe niya ang kanyang, ang katangian ng kanyang wajh, dul jalali wal ikram. Ang kanyang wajh, pinakadakila sa lahat. Kibriya, ibig sabihin, adama, sultan, na complete. Hindi pwedeng halintulad sa kanyang nilika na ang mga nilika, sila ay mamamatay, sila ay maglalaho, sila ay mawala. Pero ang alas, yabka, wajho. Siya ay mananatili dahil siya ay permanente ang kanyang buhay. Hindi siya namamatay. Dul jalali wal ikram. Na dito sa ayah na ito, na nabanggit ng Allah Subhanahu wa ta'ala, na pinaliliwanag ng mga taong gumagamit, mga Muslim na gumagamit ang kanilang isipan, na sinasabi nilang ibig sabihin dyan ay jiha, direction, o yung tawab o reward o dat. So ang sipat o katangian ng Allah Subhanahu wa ta'ala, sabi ko nga, asma wa sipat, pangalan at katangian. Ang katangian ng Allah Subhanahu wa ta'ala, dalawang uri. Sipat ad-datiya, tsaka sipat al-pe'liya. Sipat at datiya, ibig sabihin, katangian mismo ng kanyang sarili. Datiya, dat, ang kanyang sarili. Kung paano niya dinescribe ang kanyang sarili sa Quran, doon lang tayo, titigil tayo. Stop, pero Allah, stop. Tawkipiya tayo. Hindi tayo lalampas o susubra. Kung anong nabanggit ng Allah Subhanahu wa ta'ala, doon lang tayo. Kung anong sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, doon lang tayo. So, tawkipiya. Kung anong nabanggit sa Quran. So, una, sipat at datiya na sa kanyang sarili, isa sa sipat ng kanyang sarili, meron siyang wajs. At ang mga susunod na ipaliliwa, meron siyang yad, meron siyang ayn, at ipaliliwanag ko sa susunod na mga meeting. So dito talagang confirm na nabanggit na Allah Subhanahu wa ta'ala na tinutukoy dito ang kanyang wajs o mukha. At lahat ng mga nilika, maglalaho, sila ay mawawala, sila ay mawawasak, sila ay mamamatay, pero ang wajs ng Allah Subhanahu wa ta'ala siya ay mananatili. At pinaliwanag na Allah Subhanahu wa ta'ala mismo ang ibig sabihin dito sa ayah na ito ay wajs. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binigay niya sa atin ang isang dua papunta sa masjid. Kapag pupunta sa masjid, sabi niya, a'udhu billahil adim di wajihil karim. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inihingi ko ang iyong tulong kapag siya ipupunta sa masjid, o proteksyon, billahil adim. Binanggit niya rito muna mismo ang Allah Subhanahu. Pagkatapos sabi niya, biwajhihil karim, sa iyong wajh na karim, na ibig sabihin ang iyong wajh na talagang dakila sa lahat, punong-puno ng karangalan at anumang uri ng kadakilaan ay at kompleto, na walang anumang uri ng pagkukulang na hindi maaaring ihalin tulad sa kanyang nilika, ang kanyang wajh. Pangalawang ayah na binigay sa atin ng muallif rahimahullah ng imam, kullu shay'in haliku illa wajhahu. So sabi ng imam rahimahullah, na nabanggit ang Allah Subhanahu wa ta'ala, lahat ng mga, kullu shay'in halik, lahat ng nilika, lahat ng bagay, ito man ay may buhay o wala, may kaluluwa man o wala, sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu shay'in halik, lahat ng nilika, sila ay mawawasak, magtatapos, mawawala. Sila ay mamamatay. Sila ay mawawasak. Pagkatapos, illa, maliban lamang. Illa wajhahu. Maliban lamang sa kanyang wajh. Bakit ang Allah Subhanahu wa ta'ala, binabanggit niya rito sa ayah, minsan binabanggit niya ang kanyang wajh, ang kanyang mukha. Dahil ito ang palatandaan talaga na ang kanyang wajh ay napakadakila sa lahat. Kaya ang may mga ayah sa Quran na nabanggit ng Allah Subhanahu wa ta'ala ng mga tao na papasok sa paraiso, isa sa pinakamalaking kaligayahan na makakamit nila, isa sa pinakadakila, pinakamataas, pinakamalaking kaligayahan na higit pa sa pagpasok nila sa paraiso o sa Jannah, ay ang masilayan o makita nila ang wajs ng Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kaya sabi sa surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idin nadira wa ila rabbiha nadira. Sa surah Al-Qiyamah, ang mga believer o ang mga people of Jannah o Paradise, na ang mga mukha nila sa araw ay nagliliwanag at sila ititingin sa kanilang Rabb. Titingnan nila ang kanilang Rabb. Yan ang pinakamalaking biyaya na nabanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, na makita o masilayan na isang believer ang mukha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil dito sa dunya, dito sa daigdig, talagang pinagbawal muna. Pinagbawal, hindi ka kayaanin ng tao na makita ang Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa tinatawag nating ang kanyang katawan, ang kanyang lakas, ang kanyang kakayahan. Hindi kaya, hindi niya kakayanin. Kaya si Prophet Musa alayhis salam, nung hilingin niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na magpakita sa kanya, binuksan lang yung kunting hijab o liwanag. Nag-collapse ang buong bundok at si Prophet Musa hinimatay. Hindi niya nakaya. So kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, sa hadith Qudsi, tungkol sa wajh, sa mukha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung ganito kadakila, kahanan ito, ibig sabihin, napakadakila ng kanyang, sabi rito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa hadith Qudsi sa Sahih Muslim, hijabuhu nur. Sabi, ang cover ng kanyang, ang cover ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nur. O liwanag. Law kasyapahu, kapag ito binuksan o tinanggal, law lahrakat subuhati wajhahu man ta'a ilayhi basaruhu min kalkihi. Kapag binuksan ang cover na yan para makita ng tao dito sa mundo, masusunog o mawawasak lahat ng dilika. Hindi kaya ng isang dilika. Pero pagdating ng Day of Judgment o Yawm al-Qiyamah, pagkakalooban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagbinuhay silang muli, pagkakalooban sila ng katawan na may kakayanan, lakas at kakayanan, maging kalang mga bahagi ng kalakatawan may kakayanan. Dahil sa araw na yun, tatayo tayo ng 50,000 years. Isang araw equivalent sa 50,000 years sa araw ng paghuhukom. Tapos ilalapit ang araw sa ating ulunan ng 1 milya lamang. So sino ang tatagal ng 50,000 years na tatayo sa araw ng paghuhukom? Dito nga lang, kung tumayo tayo ng isang araw, maghapon, tatlong araw, mamamatay tayo sa init ng araw dahil kahit napakalayo. Lalo na yung gano'n na plain talaga ang ano na yan, ang plain, ang daigdig, gagawin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, plain ang daigdig, walang bulubundukin, patag lahat, walang mga puno, walang mga merong lilim dyan yung kanyang ars, na 7 nabanggit na tao. Pero lahat ay nasa open, tatayo ng isang araw, ang katumbas o ng isang araw na yan ay 50,000 years. So kakayanin ng kanilang katawan, ng kanilang sarili ang pagtayo, dahil sila ay hukuman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagkakalooban sila sa kabilang buhay. Sa kabilang buhay ng kakayanan. Lalong lalo sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapag nagpakita siya sa mga believer, ito ang pinakamadakilang biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sabi rito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu shay'in halik illa wajhahu. Lahat ay mawawasak, mamamatay, maglalaho, masisira lahat, maliban sa kanyang wajh. At ang wajh ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay sipat ad-datiya. Ito ay sipat ng kanyang sarili na ito ay pinakadakila sa kanyang mga katangian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sabi nga natin, lagi nating tatandaan, pangalan lamang ang pareha, wajh. Merong wajh ang isang nilika, may mukha ang isang nilika. Alam mo sabi natin, elephant, may mukha din ang isang lamok. Kaya lang totally na different silang dalawa. At pagkatapos ang posisyon natin, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, laysa kamithlihi shay. Walang similar, wala siyang katulad sa kanyang mga nilika. Totally na wala siyang katulad. At pagkatapos, kung sino man na magpapaliwanag dyan ng pagkaligaw, katulad ng ginagawa ng iba na ginagamit ang isipan, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ibang ayan ng Quran, pagkatapos niya, kul innama harrama rabbi al-fawahish. Pagkatapos niya, banggitin lahat ng mga haram sa huling-huli ng ayan, sabi niya, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Na magsasalita kayo ng tungkol sa Allah Subhanahu wa Ta'ala nang wala kayong kaalaman. Hindi galing sa revelation, hindi galing sa Quran at saka sa Sunnah ang inyong sinasabi. Kayo ay maliligaw. Sa ibang aya sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Huwag mong panindigan ang isang kaalaman o isang bagay na wala kang kaalaman.
Wala kang kaalaman. Na kung yung kaalaman na pinanindigan mo, gaya-gaya lamang, yan lamang ang narinig mo, yung sinasabi ng karamihan, kahit nag-iisa ka sa iyong paninindigan, basta meron kang evidence o proof. Yan ang tunay na katatagan ng tamang paniniwala. Kahit nag-iisa ka na lang, basta meron kang proof, meron kang dalil, meron kang evidence, yan ay panindigan mo. Pero yung paninindigan mo, yung karamihan na ginagawa ng tao, kahit kamalian, yan kikagamit ng mga bansa, ng mga tribo, o ng sino mang. Pero wala namang katibayan magmula sa revelation ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habi rito, wala takpo malay sa lakabihi inna sama wal basar wal puat kullu ulai kakana anhu mas'ula. Ang inyong paningin, nabasa ninyo sa pamagitan ng inyong mata, nakita ninyo sa inyong mata na nakasulat sa Quran. Wasama, inna sama, ang inyong narinig ninyo ang Quran, binabasa sa inyo, na nabanggit dun na ang Allah ay merong watch. Wasama, walbasar, at ang inyong paningin, kapag binabasa ninyo, nakikita ninyo, nakasulat sa Quran. Walpuan, at naintindihan nyo talaga ang ibig sabihin ng salitang watch. Huwag nyong iibahin, huwag nyong papaguhin. Pag binago ninyo, binago nyo ang salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi natin pwedeng palitan ang salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapag tayo ay binago natin, nagsalita tayo ng isang salita o nagsalita tayo ng isang bagay na wala tayong kaalaman. At katotohanan, pagdating sa sipat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sipat, kailangan talaga kukunin natin sa Quran, at lalo-lalo ang kaypiya kung papaano, hindi tayo pwedeng pag-describe. Hindi natin siya pwedeng, sasabihin natin, ganito yan, mukha, lalagyan natin ng ganito, katulad na isang nilika. Huwag, tigil na tayo. Sinabi lang, mukha, tigil na tayo. Huwag tayo pupunta sa mga bagay na hindi, walang evidence. Tigil tayo. So kaya sabi nga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ibang mga aya, wala yuhituna bihi ilma. Wala, hindi nyo kayang maunawaan o makomprehend ang unseen, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maliban lamang kung meron kayong kaalaman. Kaalaman magmula saan? Sa kitab at saka sa sunna. Sa ayat al-Kursi, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima siya. Hindi kayo pagkakalooban ng kaalaman sa unseen o pagintindi ng revelation, maliban lamang kayo pagkalooban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung naisi niya kayo pagkalooban, kaya maging ang kaalaman na kinukuha natin, kaya nang hilingin natin ang tulong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ipagkaloob talaga sa atin ang tamang pag-intindi, lalong-lalo na kung sino ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Natingnan natin ngayon, akida, iba ang pag-intindi ng mga Muslim. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iba ang pag-intindi ng mga Muslim. Sabi na, naniniwala kami sa kitab, naniniwala kami sa sunnah, kaya lang ibang ginagawa. Kasi sumasama sa karamihan, sinusunod yung kultura, sinusunod yung tribu, sinusunod ko anong kanilang nagugustuhan. Sinusunod ko anong kanilang nagugustuhan. So ito lagi ano natin, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabanggit niya sa kanyang kitab, sa Quran, wajs, at binigay natin ang mga dalil, may dalil, at ang ibig talaga sabihin dyan ay wajs, hindi yan tawab, hindi dat. Ang wajs ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay sipat ng kanyang dat. Ito ay sipat at datiya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So sabi nga natin, laysa kamithlihi shay, walang katulad. Pagkataas, pagdating sa kaypiya, kung papaano yan, tigil na tayo. Huwag na nating lalagyan niya ng explanation, na explain natin na wala naman tayong dalil. Kung may dalil, pwede magsalita. Halimbawa, nabanggit sa Quran, may ayn, meron siyang mata. Walang, sabi natin ayn. Pero kung papaano na naman, hindi natin pwede paliwanag. Inshallah, susunod na mga dalil ay tungkol sa yad, pagkatapos sa ayn ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So titigil muna tayo. Inshallah, hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Like and subscribe if you want to see more.